yun, what's up ulit nyo guys, nandito na naman tayo. Okay. So stay tuned lang kayo guys, at today may gagawin tayo isang... Isang CRT type na LG. LG siya, surplus, ito ang tinatawag lang surplus Korea mga guys. So yun, testingin natin kung anong problema niya. Saksak natin mga guys. Uy. Oh my god, ang lakas ng kuryente mga guys. So ito yung problema niya. Naririnig nyo ba? Ulit-ulitin ko pa ba? Okay. Yun oh. Huwag na nating ipilit guys, baka may madadamay pang ibang pesa. So, leaking ang flyback niya. May singaw. Kaya lumalabas yung kuryente. Ya, samahan niyo ako. Baklasin natin. So, pandarin natin. Ito yung flyback niya. Diyan, naglalabas ng 24,000 volts papunta dito sa picture tube niya. Yan, may leaking na yan. So, pandarin natin para malaman kung saan ang lumalabas yung kuryente. So, yan, isasaksak ko. Tingnan nyo na lang guys kung saan. Yan, ayun oh. So, yan, isasaksak ko ulit. Diyan lang siya. Ang gandang pagmasdan at nakakatakot. So, tumatawid pa siya dito sa may capacitor na to. So, yun guys, ito siya. Diyan niyo makikita yung leakage ng playback niya. Diyan lumalabas yung kuryente, tumatawid dito. Diyan lumalabas, dito tumatawid. So, malakas talaga to dito. Ang gagawin ko diyan, hanap muna ako ng flyback na kasame niya. Kung wala talaga, pwede naman niyang remedyohan. So yan guys, hanap muna ako. Wait lang. Test ko ulit. Ang ganda kasing tingnan eh. So yan guys, isasaksak ulit. Sige dyan. Sige, hanapin na natin. Ganap tayo ng flyback na ipapalit sa kanya. Yun guys. So yun guys, maghukay tayo dito. So dito, nasisilip ko na kung saan. Ito, makakasabihin nyo scripted to ah. Kasi pinaibabaw ko na. Di ah, okay. Nandiyan talaga yan. Yan, tambak lang yan dyan. Ewan ko kung gumagana pa to. So, LG rin to. Yan. Hindi sila same ng flyback kasi ito, anong number to? Ano ba to? Ito na ba yan? Oh my god, hindi na makita guys. Wala nang number. Ito rin. Wala na rin. Nearest na. So, magkaiba talaga sila ng style. Yan o. Pero same silang LG ito. Makikita nyo naman, in-check sa surplus. Ito, parang hindi ito surplus kasi, yan o. Hindi in-check. English siya. Marunong ka mag-English, tol? Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Marunong ka mag-English, tol? Ayaw sumagot. Bahala ka. Gago! So yan, tatanggalin natin to. Papalit natin doon. Pero, siguraduhin nyo muna guys na same ang mga paa. Una kayo sa mga paa. Diyan sa mga paa, may mga label yan. May mga label yan. Yan, heater, ABL, 24 volts, 12.
ground B plus 160 coil. Coil is sa output ng transistor. So yan. Puntahan natin to dito. So yan. Ito AFC. So wala siyang label na AFC dito, pero che-check niyo na lang kung same talaga sila ng connection sa AFC. So yan, heater. Punta tayo dito. Heater. ABL. ABL. Same na pa. Ground. Ground not connected. So, wag na lang i-connect doon. Pag doon. So, yan. Ito, ano to? Di makita. ¥24 dito. 26. So, pwede lang yan, guys. 12 volts dito. Not connected ang 12 volts. Not connected rin ang 12 volts. Ground. Ground. Same na pa. So, B+. B+. Pwede. 180 volts. Yan. 180 volts. Then, coil. Coil sa transistor. Yan. Coil sa transistor. Same lang siya, mga guys. So, yun. Tanggalin natin to. Ikabit na natin yung hinukay natin. Okay. Ah, guys. May ituturo ako sa inyong yun. Kung bago ka lang technician, alam mong may kuryente to sa loob. So, paano i-drain ang kuryente dito? Para hindi ka makuryente dyan. So, ang pag-drain ng mga flyback, guys, bago nyo tanggalin yan, may kuryente pa yung sa loob ng tube. Nagpopondo. So, yun. Ano kunin yan? Ganito lang gawin nyo, guys. So yan, guys, kumuha lang kayo ng soldering lead nyo. Mga technician, alam na to. Mga matagal ng technician. Sa lahat ng TV, meron talagang na iiwan ang kuryente dito. Para hindi ka madisgrasya, kunin mo yung soldering lead mo. Tsaka kumuha ka ng flat screw or star screw. Yan, ibuhol mo dyan. Tsaka kukunin mo ngayon to. Itatap mo yon doon sa doon sa inductor niya. So yun, wala nang nag-spark kasi naubos na. Wala na siyang pondo. So sa mga ibang TV, guys, huwag kayong basta-basta kumuha niyan. May natitira pa yung kuryente. Ilang kapasitor ang nag-charge sa tube drain. Yung mag-ingat, guys. So yun, guys, natanggal ko na yung dalawang flyback. Comment na lang kayo kung may nakakaalam ng number nito kasi wala na eh. Oh. Ito yung sira. Dito yung tumatagas na kuryente. Yan. Dito. So yan. Kabit natin tong bago. Kakabit ko to. Yun. Nakabit na natin. So okay lang yung mga pin niya. Wala namang ibang mga connection na hindi natutugma. Tugma lahat. At fit na fit. So pwede siya. So yun, try natin panda rin. Yun, na-power na. Check natin kung may picture siya. So yun, may raster na, guys. Konting adjust na lang ito sa focus at sa screen. Yun, oh. Yun, pipitin. Yun, oh. Focus na focus. So, good na siya. So yun, lagyan natin ang antena, mga guys. So yun, guys, nakabit na natin yung antena. At good na good siya. Medyo malakas yung screen. So, babaan natin konti yung screen niya. So, yan. Yan. Good na siya, mga guys. So, yung flyback lang ang problema. Finish up ko muna. Okay. Gulat kayo, di ba? Gabi na. Kaya nyo siguro gabi ko na ito natapos. Hindi, guys. May dumating kasing customer kanina. So, yan. Pagpatuloy natin to. May dumating kasing customer kanina. Paano masabi? Kaya hindi ko natapos yung video. Yan. Wala na siyang sumisingaw. Wala na sumisingaw. Flyback lang yung problema. Ngayon, lagyan natin yung antena. So, yun, guys. Iwanag na siya. Good na siya, guys. Flyback lang yung problema. So, yun lang ang video natin. Like and subscribe na lang sa aking YouTube channel and click na rin yung notification bell para na-updated ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat, guys. Ingat kayo lagi. Wala na. Finish na.